Praise the Lord. Hallelujah. So lahat ng mga narito, sa loob at sa labas at sa paligid, lahat ng mga nakikinig at nanonood, to those who are here inside and those who are outside this church, and to those who are watching and listening out there, so once again, welcome to Thus Saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs, to those who are watching and listening over radio and television programs. Welcome to KOJF Church YouTube channel, to all our subscribers, and to the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page, or also known as the KOJF Church Facebook fan page. Sa oras na ito ay napakaganda ng ating pag-aaralan. Glory to God. At dahil sa napakaganda ng ating pag-aaralan sa oras na ito ay hinihikayat ko ang bawat isa na makinig ng lubos at ganap. Ibig sabihin po ay put in our hearts everything that we ask. Ilagay natin sa ating mga puso ang lahat po ng ating mapapakinggan sa oras pong ito. Put in our hearts every words that we are about to hear in this wonderful revelation of God. At wag din nating kalilimutan na ibahagi din natin sa iba, i-share din natin sa iba ang mga magagandang mga bagay na ating napapakinggan, napapanood, o maging sa ating pagdalo ay wag natin pong sinusolo lamang po ito. Bagkos ay atin pong ibahagi rin ito sa lahat ng tao, lalo na po sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So ibig sabihin po, habang tayo'y dumadalo, nakikinig at nanonood, o wala mang kayo rito sa ating bahay panambahan, kayo po ay nasaan mang kayong lugar, ay inyo rin pong i-share, ibahagi din po sa iba, lalong-lalo na po sa inyong mga mahal sa buhay, ang lahat po ng ating mga napapakinggan at napapanood. As we are being blessed by God, so be a blessing also to others, no? Especially sa ating mga mahal sa buhay. Dapat talaga na nagiging pagpapala tayo sa lahat ng tao, eh lalong-lalo na po sa atin pong mga mahal sa buhay. Kaya po sa oras na ito, ay sa maikling sandali ay tayo po'y magsisimula na po. Ano po? At muli, no, wag nating kalimutan, just for all of you, all that are here, and to those who are outside, and to those who are watching and listening over radio, over television, over internet or social media, so don't forget to like, share, and subscribe the KOJF Church YouTube and the KOJF Church Facebook fan page. KOJF Church YouTube and the KOJF Church Facebook fan page. So don't forget to like it, share it, and subscribe. Naunawaan po natin, subscribe, no? Atin pong i-like, i-share, i-subscribe po ang KOJF Church YouTube channel and KOJF Church Facebook fan page. Wag na wag po natin yung hindi po ilalike, mga minamahal. Glory to God. Kasabay po nito ay let us continually
watch and listen the Thus Saith the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs, and invite also, no, watch and listen, and invite also others to watch and listen our radio and television programs. And not only that, always pray and fast for the victory of these radio programs and television programs, and also all our ministries. Ipanalangin, ipag-ayuno po natin lahat po ng ating mga ministeryo, mga minamahal. Ano-ano po ba yon? Mga tracts and evangelism, ministry of compassion, helping the poor and the needy, mga radio and television programs, social media ministry, yung ating mga mission to the Philippines and to the nations of the world. Sa madaling salita po, ay hindi po natin maiisa-isa lahat po ng ministeryo natin ng Kingdom of Jesus Fellowship sa ngayon, pero akin pong inaasahan na ang bawat ministry po natin, the Kingdom of Jesus Fellowship in all its ministries, you are continually praying and fasting for the victory of this fellowship, this church, our ministries. Patuloy niyo po itong ipinapanalangin, ipinag-ayuno. Glory to God. Upang sa ganoon ay nagpapatuloy po yung ating pagtatagumpay. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, kasabay po nito yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina, just for all of you to be reminded, continue to like, share, and subscribe. Ha? Like, share, and subscribe. The KOJF Church YouTube channel and the KOJF Church Facebook fan page. Naunawaan po natin. Like, share, and subscribe. I-like po natin, i-share po natin, i-subscribe po natin, ano po, ang KOJF Church YouTube and the KOJF Church. KOJF Church YouTube and the KOJF Church Facebook fan page. Naunawaan po natin, mga minamahal. Yan, i-like, share, and subscribe. Yan. Akin po itong paulit-ulit na sinasabi po sa inyo. Glory to God. So right now, brethren, this is a victorious midweek service. Yan. Tayo po ngayon ay nasa victorious midweek service. And don't forget to attend to all our churches in different parts of the world. Wag na ating kaliligtaan na dumalo sa ating mga gawain. And continually establish the Kingdom of Jesus Fellowship in every places, in every provinces, in every nations of the world. Send the Word of God, preach the Word of God to all the peoples of the earth. Make your family, this nation, and the nations of the world, your classmates, your busmates, your office mates, your workplace, a kingdom of Jesus. A kingdom that cannot be shaken, wherein that we are fulfilling our high calling and perfect destiny in Jesus Christ. It means doing the will of God till the last breath of our lives. Nakikinig pa ho ba tayo? So, huwag ho tayong matutulog at tayo po ay makinig ng lubusan. Naunawaan po ba natin? Atin pong itayo ng patuloy ang Kingdom of Jesus Fellowship. Palakihin, palakasin, paramihin, no? At gawing kaharian ni Kristo Jesus ang inyong mga pamilya, ang inyong mga classmate, batchmate, office mate, co-alumni, lahat ng tao sa buong mundo. Naunawaan po ba natin, mga minamahal?
Glory to God. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. At ngayon nga po, tayo po ay nasa midweek service, na Victorious Midweek Service ng Kingdom of Jesus Fellowship International. A kingdom that cannot be shaken. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, napakaganda po ng ating pag-aaralan. Ano po? And this message will be an eye-opener for all of us. This message will enlighten us. Ayun. Ang mensaheng ating mapapakinggan ay magbubukas ng ating mga puso at kaisipan. Magbibigay kaliwanagan po sa atin. Naunawaan po ba natin yun? Upang sa ganoon ay marinig po talaga natin ang tinig ng Panginoon. Hindi po ang tinig ng mundo o ng diablo o ng sino pa man, bagkus po yung tinig ng Panginoon ay ating marinig. Sabi nga po lagi sa kanta, di ba, na ating naririnig, no? Na walang kamatayang kantang, "Open my eyes, Lord, our spiritual eyes." No? "I want to see Jesus. Open my ears, Lord. I want to listen." Gusto kong makarinig, Panginoong Diyos. Open my eyes, no? Open my ears, no? "I want to hear. I want to see," no? Our spiritual eyes, no? Our spiritual ears. Naunawaan po ba natin? Kinakailangan tayo po ay makarinig at makakita. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, sa mga oras na ito, bago po tayo manalangin, ano po, I am inviting each one of you to get your Bible and your notebook. Please jot down the wonderful revelations of God. Sulat po natin yung ating pong mga mapapakinggan sa oras pong ito. And please share it, preach it also to others, no? Sapagkat ito pong mensaheng ito, this message is truly comes from the Bible, from the Old Testament, the Old and the New Testament, the 66 books of the Holy Bible. And not only that, ito pong ating mapapakinggan is a rhema word of God. A word from the Word. Talagang napapanahong mensahe, sagot po sa inyong mga katanungan. Now, this message is an answer to your question, to your inquiry in this very hour. Kaya, mga minamahal, so matatagpuan po natin yan sa Malakay chapter 3, verse 8, and the following verses. Malakay chapter 3, verse 8, and the following verses. So please get your Bible and please get your notebook. Maging lahat ng mga narito, mga nakikinig at nanonood here in the Philippine Island, here in the nation, and every parts of the world. Glory to God, ay akin po kayong iniimbitahan na maki-join po as we read the Word of God. Pero bago po ang lahat, ano po, bago po natin pag-aralan itong nakasulat po rito, yan, manalangin po muna tayo saglit. Shall we pray? Shall we lift our both hands to Jesus? Manalangin po tayo. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Maraming marami pong salamat, Panginoong Diyos. Truly, O God, You are good and You are good forever. You are good all the time. So, Father, once again, may we know that You are good. And You are really, really, really good, Father God. And no one, nothing can change Your goodness. Napakabuti mo, Panginoon, at mabuti ka sa habang panahon. Mabuti ka sa amin, sa lahat ng tao. At wala pong pwedeng makapagbabago niya na Ikaw po'y mabuti sa amin. So, Father, we pray, cleanse our mind, our ears, our spiritual understanding, spiritual ears, spiritual eyes, spiritual understanding, our whole being, spirit, soul, and body.
our whole being, Father God, linisin niyo po kami, banalin niyo po kami. Hugasan ng inyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa oras po pong ito, dakilang Diyos, buksan niyo po ang aming mga pananaw, ang aming mga puso at kaisipan. And we pray, Father God, that every words that we are about to hear, let it penetrate in our hearts. Ipasok niyo po ng malalim sa aming mga puso ang lahat po ng aming mapapakinggan at wasakin niyo po, Panginoong Diyos, ang mga naitanim sa aming puso na hindi galing sa iyo. At manatili to sa aming puso, Ama, at dalangin po namin na bawat salitang aming mapapakinggan, Father God, may we also share to others boldly the truth that we are about to hear in this very hour. So, Father, save us, heal us, and perform miracles in Jesus' name. And grant all the good requests of our hearts. Marami pong salamat, Ama, in advance. Because we are going to receive our prayers, the answer to our prayers. And even, Lord, you have rewards for each one of us. May kasabay po ng pagsagot nyo sa aming panalangin, meron ka pong mga regalo pa pong nakalaan po para sa amin. Maraming pong salamat, dakilang Ama. Sa iyo po ang lahat ng karangalan. Take all the glory, Father, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah! So maganda po ang ating pag-aaralan in the book of Malachi 3:8-18. This message is entitled, Curse, Not Bless. Curse, Not Bless. Sinumpa, hindi pinagpala. Yan. Sinumpa, hindi pinagpala. Curse, not bless. Napakagandang mensahe, no? Sinumpa, hindi pinagpala. Curse, not bless. So kung titingnan po natin, no, medyo itaas pa natin ng konti, Sister Joy. I-ganon natin ng konti. Yan. Simulan natin sa verse 13. Sa verse 13. Tingnan natin. Babalikan natin yan. O, pwede natin itaas ng konti. Yan. Sa verse 13. Yan. Sa verse 13. Yan. You have spoken arrogantly. You have spoken arrogantly against me. You have spoken arrogantly against me, says the Lord, yet you ask, what have you said against you, or what have we said against you? You have said it is futile, or futile, or whatever pronunciation it is futile or futile to serve God. What do we gain by carrying out His requirements? And going about like mourners before the Lord Almighty. Tuloy natin ang pagbasa. But now we call the arrogant bless. Yun eh. But now we call the arrogant bless. Certainly, evildoers prosper. And even when they put God to the test, that they got away with it. But now we call the arrogant blessed. Certainly, evildoers prosper. And even when they put God to the test, they get away with it. Tuloy natin ang pagbasa. Yan. Siguro, sa Tagalog kaya, may Tagalog ba tayo ng 13 hanggang... yan. Sa Tagalog, yan. Yan. Kanina yung binasa ko, it is an English translation. For those who are English-speaking people here and out there, and right now I am going to read the Tagalog version for all the Filipino-speaking people. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Tuloy natin ang pagbasa. Sabi ninyo, walang saysay ang paglilingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? No? Sabi rito, sabi ninyo, walang saysay ang naglilingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos
o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. And verse 18, anong sabi rito? Hindi ba't kung sino ang palalo, siya pang pinagpapala? Antindi, no? Hindi ba't kung sino ang palalo, siya pang pinagpapala? Hindi tamang nananagana ang masasama. Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. So glory to God, mga minamahal, maaring ito rin ang iyong tanong o ito rin ang iyong sinasabi. No? Bakit ganun? Bakit ako nagsisi ng kasalanan? Ako naglilingkod sa Panginoon. Pero bakit ganun? Bakit yung mga hindi naman nagsisi ng kasalanan, hindi naman dumadalo, hindi naman naglilingkod sa Diyos, parang sila pa yung hindi nagkakasakit. Sila pa itong pinapagpala. Unawaan po ba natin? Maybe this is your question, no? Your inquiry to God. I am attending, I am giving my best to the Lord, I am serving the Lord, and yet, it seems that those who are not serving the Lord, those who are not attending, those who are not giving, it seems that they are healthy. It seems that they are blessed. Naunawaan po ba natin? Parang sila ay masagana. Parang sila ay walang sakit. Naunawaan po ba natin? Iyan po yan eh. So, yun po ang, yun po eh, no? No? Siguro basahin natin ulit, Joy, para gusto kong ulit-ulitin ito eh. Simulan natin ulit 13. Siguro yung Tagalog muna, tapos balik tayo sa English. So siguro, tingnan ninyo, no? Masasakit ang sinasabi ninyo tungkol sa akin. Maikli lang naman tong mensahe ko, ito lang talaga yan eh. Wala naman akong isasagot sa inyo kundi Biblia eh. No? Oh. Masasakit ang sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? So sa verse 14, sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Yan. Yan ba ang dahilan mo? Bakit di ka naglilingkod sa Panginoon? Di ka dumadalo, hindi ka nagbibigay? Oh. E iba nga, hindi lang nagbibigay ng ikapotandog eh, first fruits pa. Yung iba, hindi lang dumadalo, talagang umagat hapon, nagkasakripisyo talaga sa pagdalo at paglilingkod ha. At yung iba, handang hindi lang nagbibigay ng buhay, handang mamatay pa para sa Panginoon eh. Pero ito yun eh. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Pag sinabi nating maglingkod sa Panginoon, no? If we are saying that serving the Lord, it means making God our priority. Attending the church, no? Listening to the word of the Lord, willing to know the will of God and to do His will. Malawak na kahulugan po yan eh. Paglilingkod, masyadong malawak po yan eh. No? Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Ayun yun eh. Ano bang mapapala natin? Atin tayo ng atin, dalo tayo ng dalo, kanta tayo ng kanta, awit tayo ng awit, tugtog tayo ng tugtog, prayer tayo ng prayer, fasting tayo ng fasting. O ginagawa natin ang the best natin para sa Panginoon, ano bang napapala natin? What are the benefits? No? Ano ba ang mga benepisyo? No? Habang tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, ano bang mapapala natin? Naunawaan po ba natin? Alam mo, this is the reason eh. This is the reason why many, no, are still unbelievers, not Christians. This is the reason why many do belong to religions but not Christians actually. This is the reason why many are not attending, not serving the Lord, not giving their best to the Lord, no. Do not want to live a holy life. A pure life, a clean life, clean living. So ito yung dahilan eh kung bakit ayaw nila ito eh. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Ito po yun eh. No? Ayan o. Oh.
Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Yun, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. No? The reason why you are not attending, the reason why you are not giving, the reason why you are not serving the Lord, the reason why you are not, no, happy to attend, to serve God, to worship God, to be instructed, no, to live a holy and clean life, sumunod sa kanyang mga utos, eh kasi para sa iyo, walang saysay yan eh. O, walang saysay. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisi tayo sa nagawa nating kasalanan? So it means, no, it is futile, no, to live a holy life, to live a pure, clean life. It is futile. Walang pakinabang yan. It is futile. No, walang pakinabang yan. Naunawaan po ba natin? No? Walang pakinabahan yung ikaw ay maglingkod sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos. No benefits, no? In serving the Lord, in the, doing His commands, no benefits. Naunawaan po natin. So tuloy natin yung verse 15. Ganda nito. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Yan eh, di ba? Naunawaan natin. Kung sino pa nga yung mga palalo, siya pang pinagpapala eh. Yung mga hindi naman umaattend. Tingnan mo ang yayaman yan. Yung mga hindi nagbibigay na ikaw po, ang yayaman yan. Mga wala pang ang sakit yan eh. Oh. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos. Nananagana yung masasama daw. Masasagana daw yung masasama. At nanunubok pa sa Diyos. Sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Eh, naunawaan natin, parang sinasabi ng mga unbelievers, wala namang parusa eh. No, there's no reward, there's no benefit in living a holy, clean, righteous, pure life. There's no benefit, no, in serving the Lord and do His commands. No? And those who are not serving the Lord, not doing His commands, no, there's no judgment, there's no punishment for them. Yun ang akala nila. Naintindihan po ba natin? Yun ang akala nila. Yan. Ituloy natin yung pagbasa sa Tagalog, Sister Joy. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Those who have reverential fear. They speak to one another. They talk to one another. Nagchika-chika sila. Hindi sila nagmarites, ha? This is a holy chika-chika. Maybe this is a holy marites. Pinakinggan na niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya. It means it is recorded. Kaya pinatala niya, it is recorded, no? Sa isang aklat, ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Ayun. Kaya yung mga walang paggalang sa Diyos, wala kayo sa Book of Life at wala kayo sa Book of Remembrance. There is Book of Remembrance and there is Book of Life. And those who are not serving the Lord and those who are not obeying His command, your names are not written in the Book of Remembrance and your names are not written in the Book of Life. Remember that. Kaya pag nakakita ka riyan, walang sakit, pinapagpala, malakas, malusog, maraming pera, hindi naman dumadalo, hindi naman naglilingkod, hindi naman na sumusunod sa utos ng Panginoon, eh, hindi ka dapat maingit. You must not have envy in your heart. Huwag kang naiingit sa kanila. No? Bakit? Ayan, no? Ano sabi rito? Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Ayan.
Tuloy natin ang pagbasa. Verse 17, magiging akin sila. Ganda, no, Sister Joy? Ganda, mga kapatid, no? Ganda, di ba? Those who are listening and watching out there, magiging akin sila. Alleluia! Oh, glory to God. Yun yan eh. So yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Panginoon, magiging, ano sila, kasama sila ni Satan sa impyerno. Yun yun eh. Si Satan, Satan will own them. Satan will be with them. No? They will be with Satan forever, eternally in hell, forever. Ganun yun. Naunawaan po ba natin? Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, may pagkilos ang Diyos eh. Hintayin mo kasing pagkilos ng Diyos. Let us wait for the proper time of God to act. Yun yun eh. Sa araw na ako'y kumilos, yan, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. It means, if you are not serving the Lord, if you are not obeying the commands of God, then you are not sons and daughters of God. Those who are not obeying the Lord, those who are not serving the Lord, those who are not obeying His commands, they are not sons and daughters of God. Hindi mga anak ng Diyos yan. John 8:44. No, they are sons and daughters of the devil. John 8:44. Write it down. John 8:44. Ano po? Sila po ay mga anak ni Satanas. Anak ni Satanas yan. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat sa araw na ako'y kumilos. No, itatangi ko sila bilang sariling akin. Sariling akin, ha? God's property. Oh my goodness. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Ang galing. Verse 18. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama. We will see the difference between the wicked and the righteous. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama sa taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. So it means, they will be punished. I tell you, there will come a time that those who are not serving the Lord and obeying His commands, though it seems that they are taunting, mocking God, and it seems that they are healthy, it seems that they are rich and powerful, there will come a time that they will be punished, they will be judged by God, and they will go to hell. Not God will take away their lives, and God will take away their blessings. Their blessings will be given to the righteous. The wealth of the wicked shall be given to the righteous to be used for the propagation of the gospel of Christ. At darating ang panahon, at ngayon na nga po yun, kukunin ng Diyos yung buhay nila. Eh, wala namang mga pakinabang yan eh. Wala namang pakinabang, wala ka namang pakinabang eh. Kunin na yung buhay mo. Oh. Pangalawa, yung mga pagpapala nila, kukunin ng Diyos yan. Kanino ibibigay? Sa iyo at sa akin, sa atin. Para saan? To win the world for Jesus. Sa lahat ng nandito, lahat ng nakikinig at nanonood, ipasok mo to ng malalim sa puso mo. Alam nyo kasi ang problema kasi na maraming dumadalot, nakikinig at nanonood. At maraming leader, diretsahin na natin, maraming leader, maraming mga pastor at pastora, maraming mga reverend, maraming bishop. Alam mo, nangangaral yan pero hindi naman nakasakabuhay ng aral yan eh. Nakikinig yan, nanonood yan, dumadalo yan pero hindi nakasakabuhay yan, I tell you. Many are preaching the gospel of Christ and yet they preach this thing and they do another thing. Yeah. And many are attending. And yet, they are not applying to their hearts what they are listening. Hindi nila sinasakabuhay.
Kaya itong sinasabi ko, hindi ito kwentong barbero para buksan ang ating mga kaunawaan, ang ating mga kaisipan. So we will see the difference between the wicked and the righteous. There will be time of judgment, I tell you. So wait for the time of God to act. Ayan yan, no? Muli ninyong makikita ang pagpapakita ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Oh, diba? Maliwanag ba, mga kapatid? Taas natin yung verse 17. Anong sabi ng verse 17? Ayan. Magiging akin sila. God's property. Eh sila, devil's property sila eh. Oh. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin, ililigtas ko sila tulad ng isang pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. The unbelievers, those who are not serving God and obeying, those who are not obeying God's command, they are the devil's property, they devil's sons and daughters. John 8:44. Hindi po ako may sabi niyan, Juan 4:4. Bible po ang misabi niyan. They are the devil's property. They are sons and daughters of the devil. Oh, the wicked, those who are not serving the Lord, those who are not obeying God's commands. But those who are serving the Lord and obeying God's commands, those who accepted Jesus Christ as their Lord, God, and Savior, liwanag ng sinabi, magiging akin sila. We are God's property. We are sons and daughters of God. John 1:12. Galatians 3:26-29. Galatians 3:26-29. Write it down. Galatians 3:26-29 and John 1:12. Isulat mo. Juan 1:12, Galatia 3:26 hanggang 29. Yan eh. Taas natin ng konti uli yung ano. Taas natin uli. Anong sabi riyan? Itaas natin uli. Anong sabi rito? Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinadala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Ayan. Those who are not serving the Lord, those who are not obeying His commands, no? Their names are not written in the book of life and the book of remembrance. Iba yung book of life, iba yung book of remembrance. Magkaiba yun. Yung book of life, no, the names of those who will go to heaven. The book of remembrance are the names who will receive rewards from the Lord. Naunawaan po ba natin? Yun po yun. Yan. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Yun po yun eh. Kaya Book of Life and the Book of Remembrance. Yan yan. So, no, maliwanag po ba? Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Maraming ganyan eh. Eh bakit pa ako aatin? Bakit pa ako magbibigay? Bakit pa ako maglilingkod? Bakit pa ako mag-full time? Bakit pa ako mag-pray and fast? Eh tinan mo nga yung mga unbeliever dyan. Inom lang ng inom ng ahalak yan eh. Pinupost pa nga sa FB. Di ba? Pag sila'y nag-awitan, talagang nakapost pa sa FB, bigay na bigay pa talaga eh. Pag sila'y nagsigarilyuha, nagmariwana, nagcocaine, etc., etc., nagsasabu, o pag sila'y nagsusugal, nagsasabong, eh, pinupost pa nga sa FB. No? O kung hindi man ipost sa FB, pinapaalam pa nga sa buong mundo yan eh. Di ba? At alam mo sa FB, dami kang makikita riyan. Na sila'y umiinom, na sila'y nagsusugal. Siguro yung shabu, hindi nila pinapakita. Cocaine, hindi nila pinapakita. Ang Pangulong Duterte lang ang nagsasabing may tumatakbong presidente nagko-cocaine. Nagko-cocaine sa yachts at nagko-cocaine sa mga helicopter, sa mga tataas, nagko-cocaine. Naunawaan po ba natin? O bangag, tumitira, sabog. Ibig sabihin, yung mga nagsasabog, hindi yan pinupos. Pero marami nagsusugal. O iba nga, gumagawa ng bisyo't kasalanan, umiinom ng alak, eh, bigay na bigay, pinupos pa nga yan eh. Diba? Kaya maaring masabi mo,
Eh bakit pa ako dadalo? Bakit pa ako magkakalo? Bakit pa ako susunod? Bakit pa ako maglilingkod sa Diyos? Tingnan mo yung mga taong yan, parang ansaya-saya nila oh. Kaya ako, lungkot-lungkot ko. Oh. Naunawaan po ba natin? Sabi nga nila, masaya at masarap gumawa ng kasalanan. Parang ang lungkot mabuhay ng matuwid at malinis sa harapan ng Diyos. For too many, it's nice to live a wicked life, to live in sin. And for too many, to live a holy life, this is a life full of loneliness, full of pain, full of suffering, full of sacrifice. We are depriving ourselves, no? That what is for them seems nice and beautiful for them. Eh, isipin mo, marami kang hindi na naranasan sa buhay na ito eh. Marami kang hindi nararanasan sa buhay na ito. Eh, mamamatay ka, hindi mo nararanasan yung mga bisig kasalanan. Mamamatay kang hindi mo natitikman yung mga masasarap na alak. Hindi ka nakakapagsugal, hindi ka nakakapagmura. Oh. Naunawaan po ba natin? Yun po yun eh. So, yun po yun. So, puntahan natin yung Malakay 3:8. Malakay 3:8. Oo, sige, sa Tagalog na lang. Sige, sa English muna, Sister Joy. Sa English muna. Tingnan natin yung Malakay sa English muna. Tingnan natin. Yan. Will a mere mortal rob God? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. Yet you rob me. Sabing ganun. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse. Your whole nation because you are robbing me. Yan. Will a man rob God? Will a mere mortal rob God? Will a mere mortal rob God? Or will a mere man or mortal man rob God? For you rob me, but you ask, now you are robbing. Now, oh, ano sabi ko to? How are we robbing you? How are we robbing you? In tithes and offerings. Yung verse 3 ang gusto kong bigyan ng diin. You are under a curse. Your whole nation because you are robbing me. Not blessed, but curse. Curse, not blessed. Sinumpa, hindi pinagpala. Kawawa naman ako. Ako'y naglilingkod sa Diyos. Ako'y sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Tapat akong nagbibigay ng ikapot handog. Kawawa naman ako. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos, yung mga hindi naman naglilingkod sa Panginoon, hindi naman nagbibigay na ikapot handog, pinagpala. Ako kawawa. Mali! Sila ay isinumpa. Ikaw yung pinagpala. Ikaw ang pinagpala. Sila ang sinumpa. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Tuloy natin ang pagbasa. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw up in the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Eh, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikaputandog. Eh, sabing ganoon, upang sa ganoon may pagkain sa aking tahanan. Tahanan, church, house, temple, church. Test me in this. Subukan ninyo ako, sabi ng makapangyarihang Diyos. Eh, pag hindi ko buksan ang mga durongawan ng langit, hindi lang pinto, durongawan, kasi konti lang yung pinto, eh, mas marami yung durongawan o bintana. In a house, there are so many windows rather than doors, no? And pour out so much blessing that there will not be room enough to contain it. Eh, pag hindi ko kayo pinagpala, umaapaw-apaw pa yung mga pagpapala.
na ituloy natin ng pagbasa. I will prevent pests from devouring your crops. I will prevent pests from devouring your crops. And vines in your fields will not drop their fruit. It is ripe, says the Lord Almighty. Sabi ganun, then all the nations will call you blessed, but yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. I will prevent, okay, salamat. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in the fields will not drop their fruit. It is ripe, says the Lord Almighty, then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. So number one, the wicked, those who are not, the unrighteous, those who are not serving the Lord, those who are not obeying His commands, those who did not accept Jesus Christ as their Lord, God, and Savior, yung bang hindi tinanggap si Kristo bilang Lord, God, Savior ng kanilang mga buhay? Yung hindi ba lumalakad na bubuhay ng tama sa harapan ng Diyos? Ibig sabihin, mabisyo, makasalanan. Mali yung paniniwala, mali yung pagsamba, mali sila. No? Hindi sumusunod sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos. No? Sabi ng Biblia, hindi sila pinagpala. Sinumpa sila. Sinumpa. Hindi sila pinagpala. Hindi sila pinagpala. Sinumpa sila. Pero ikaw, pinagpala ka. Oh. Pag binigay mo ikapubot handog para may pagkain sa aking bahay, bubuksan ko yung durawangawan ng langit. Aabaw ang pagpapala mo. May protection ka. There will be divine protection. Divine protection of God. There will continuous blessings of God. The Lord will uphold us, will fight for us. We will go to heaven. Kanina yung binasa natin, yung Malakay 3:16-18, no? Makikita natin din yung reward, yung benefit ng mga pagsunod kay Kristo, pagtanggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Ito, mga benefits din ito. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit, will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Ayan yan eh. Kaya ano yung pinapaunawa ko sa oras na ito? Yung mga hindi pa tumanggap kay Kristo bilang Lord God Savior na kanilang mga buhay, yung mga backslider dyan, yung mga papetik-petik dyan, yung mga akat panaog kayo sa pagiging Kristiyano, akat panaog kayo sa paglilingkod sa Diyos, wala kayong sakripisyo, wala kayong pagnanasa na makasunod sa kalooban ng Panginoon, mabuhay para kay Kristo, mabuhay na kasama si Kristo, mabuhay na ginagawa ang kalooban ni Kristo, mabuhay na tinutularan si Kristo, wala kayong panukala doon, wala kayong nais doon. Akala ninyo, baliwala lang yun sa Panginoon, no? Kaya sa oras na ito, alam ninyo, alam ko rin naman talaga eh. Maraming Kristiyano, hindi nyo naman binibigay ang the best ninyo eh. But the best sa pag-attend, the best sa pag-awit, pagtugtog, pagsayaw, pananalangin, pag-aayuno. The best, no? At kung magkaminsan nga, kumparahan yan eh. Kinukumparan nyo yung sarili nyo sa mga unbeliever. Kinukumparan nyo yung mga sarili nyo sa ibang tao na hindi nagbibigay ng the best sa Panginoon. Kaya ang sinasabi ninyo, eh marami dyan, di naman talaga Kristiyano eh. O, pinapagpala pa, malulusog pa. Eh marami dyan talaga, papetik-petik lang naman yan, pinapagpala pa. O, malulusog pa. Pero isa-isa pong malaking pagkakamalian, mga minamahal. Isa pong malaking pagkakamalian. No? Ano ang sinasabi ng Panginoon? Balik natin, Joy, yung verse 8, balik natin. Sige, ibalik natin yung verse 8. Yan, Malakay 3:8-18. Yan. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse. Your whole nation, because you are robbing me. Not blessed but cursed. Not blessed but cursed. Mga unbeliever, hindi dumadalo, hindi tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay. Mga walang sakit o, mga pinapagpala o. Hindi sila blessed, under curse sila. They are cursed. You are under a curse. They are cursed, under a curse.
your whole nation because you are robbing me. Mga magnanakaw yan eh. Mga magnanakaw. Oh. Tapos, tatakbo sa election, magnanakaw. Yung mga, oh my gulay. Tuloy natin ang pagbasa. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in mine house. Test me in this, says the Lord Almighty. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in mine house. House, temple, church. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Tuloy natin ang pagbasa, verse 11 and verse 12. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines to your your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Yun. So dito, ini-establish natin, number one, talaga ang divine protection ni Lord ay nandoon sa mga those who are serving Him, accepting Him as their Lord, God, and Savior, and those who obey His commands. And they are child of God, children of God. They will go to heaven. Their names are recorded in the book of life, in the book of remembrance. They will have rewards from the Lord. Naunawaan po ba natin? So before we close, no, before we conclude this message, no, gusto ko lang itong ipaunawa sa bawat isa. No. Sabi ganun sa verse 10, Joyce, sa verse 10. Tingnan natin yung verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse. Pag-sabi natin storehouse, it means church, or it means storehouse, church, or it means storehouse means church or temple, no? Sabi rito, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in mine house. No? Yan. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Yan, sabi rito. Test me in this, says the Lord Almighty. Pag sinabi natin ditong storehouse or house, no? Ibig sabihin, temple or the church of God. Ang ibig sabihin, temple or the church of God. Yan yan eh, no? Ibig sabihin, yan yung totoong bahay panambahan. Saan daw natin dadalhin yung ating mga ikapot handog, no? Sa bahay ng Panginoon, no? Ibig sabihin, not in a religion made by men, not in a religion made by men, not in a coalition movement made by men, no? No. Kasi alam mo, marami kasing mga relihiyon kung sino-sinong mga leader diyan eh. Minsan may mga church na pinangungunahan ni Bishop, ni Reverend, di ba? Pero hindi naman talaga sa Diyos galing yung church na yan eh. Ganoon yun. So let us conclude this message, no? Before we conclude this message. Pag sinabi mong storehouse, no? Ito'y bahay ng Panginoon. It is a place of worship. If it is a place of instruction. It is a place wherein we hear the word of the Lord. It is the place wherein we perform our duty. It is a place wherein we are being instructed, we are being trained and equipped. Pag sinabi mong storehouse o bahay ng Panginoon, yun yung lugar na tayo ay naglilingkod, sumasamba sa Diyos. Diyan tayo tinuturuan eh, para makasunod ng tama sa harapan ng Diyos, makagawa sa kalooban ng Diyos. Yun yun eh, pag sinabi natin storehouse, a place of instruction, na pag-aralan na natin yan eh. No? Please, no? Subscribe to KOJF Church YouTube channel. No? And learn more and be blessed more. And to like, share, and follow the Kingdom of Jesus Fellowship Facebook fan page. No? And be blessed more. Learn more. Pag sinabi mong storehouse, or the house of God, it is a place of instruction, a place of worship, a place wherein we are being instructed, being discipled, no? Being teached, being equipped. In unit, diyan tayo tinuturuan, tinitrain, ini-equip ng Panginoon. No? Diyan tayo eh. Diyan tayo tinuturuan malinis, mabuhay ng malinis, banal, matuwid sa harapan ng Diyos.
No, diyan tayo tinitrain, iniikap, dinidisiplina. Naunawaan po ba natin? No. So, iyon yun. So, ibig sabihin yung storehouse or the house, no, it represents God. It represents God. Pumapatungkol ito sa Diyos. So, brethren, bring the whole tithe into the storehouse. Pag sinabi mo, huli, buo eh. Huli, buo. Ibig sabihin, no, God must be our priority. Kaya mo bang i-type yung Deuteronomy 6:5? Tingnan natin yung Deuteronomy 6:5, ha? I-type mo ngayon. Sige. So mga kapatid, ibig sabihin, write it down, God must be our priority. God must be our number one. We must have love to worship and to serve God. We must have love to be instructed, to be discipled, to be trained, to be equipped, to be commissioned. We must have love to know and do God's will. Dapat si Lord ang ating priority, ang ating number one. Dapat meron tayong pagmamahal na sambahin, purihin at paglingkuran siya, luwalhatiin siya. Dapat meron tayong pagmamahal, pagnanasa, pagnanais na matuto. Mabuhay ng malinis, matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Malaman at magawa ang kalooban ng Amang suma sa langit. Matrain, ma-disciple, ma-equip at makomisyon para makapagligtas ng maraming kaluluwa. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So curse, not bless. Sinumpa, hindi pinagpala. Kaya kung inaakala ng marami na wala sa Panginoon, hindi nila tinanggap si Christ bilang Lord, God, Savior na kanilang mga buhay, ang akala nila papasok sila ng langit, hindi. Ang akala nila meron silang divine protection, no. Those who did not accept Jesus Christ as their Lord, God, and Savior, those who are not living a Christian walk, a Christian life, not imitating Christ, not doing the will of Christ, not living for Christ, no? Not obeying His command, not serving God, not worshiping God, they will go to hell. Their names are not recorded in the book of life, in the book of remembrance. No reward for them, no eternal life for them. They are not sons and daughters of God, but sons and daughters of the devil. Okay, tingnan natin. Deuteronomy 6:5. Love the Lord your God with all your heart. Kaya yung sinasabing bring the whole tithe, buo, same thing. Love the Lord your God with all your heart. Whole tithe. Not 90%, not 50%, but whole, all. Hindi ito sana all, ha? All talaga. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. With all your heart and with all your soul and with all your strength. So if you are not giving your best to the Lord, if you are not doing your best to the Lord, it means you are not loving the Lord with all your heart, soul, mind, and might. Kaya yun ang hinihingi ng Panginoon eh. Kaya nga yung iba, hindi lang ikapot handog ang binibigay nila eh. First fruits pa. Ang saya-saya pa nilang nagpe-first fruits. At sa bawat gastusin, sila yung unang nagbibigay eh. Sila yung nagbabuluntaryo gumagawa. Naunawaan po ba natin? Kagaya rito sa ating gawain dito sa Mentors, pati sa mga chapters natin, nandyan yung ating pag-upa, nandyan yung ating pag-renovate, nandyan yung ating pagpapaganda. Eh, lumalaki, lumalakas, lumalago, dumadami tayo eh. Kinakailangan nating palakihin yung ating church, kinakailangan nating pagandahin, kinakailangan na tayong mag-extend. Kinakailangan nating palakasin pa yung ating radio, television, YouTube, Facebook, lahat ng ating mga chapters, lahat ng ating mga ministries. No, we have to expand it, we have to renovate it, we have to develop it. Yun yun eh. Naunawaan po ba natin? So love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kaya balikan natin yung Malakay 3:8, no? At dito na tayo magwawakas. Yung tanong ko namay, matuwid bang pag nakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog.
Isinumpa ko kayong lahat. Isinumpa, hindi pinagpala, isinumpa. Oy, hindi niya tinanggap si Christ bilang Lord God, Savior ng kanyang buhay. Hindi siya dumadalo, hindi nagpapakabanal, hindi umiiwas sa bisyo't kasalanan, hindi umiiwas sa mga maling pagsamba, hindi nagpipray and pass, a backslider, akyat panaog, hindi masunurin, rebelde. Hindi yan pinagpala, isinumpa yan. Isinumpa. Naunawaan po ba natin? Yeah. Nag-gets natin mga kapatid? Nag-gets mo Sister Joy? Di ba? Isinumpa, hindi pinagpala. Isinumpa ko kayong lahat. Kasi kung magkaminsan yan ang problema natin mga kapatid eh. Lahat na narito, ang dami. Mga nakikinag at nanonood hanggang labas. The Philippine Island into the nations of the world over radio, over television. Hallelujah. Oh, you see? Akala kasi natin, pinagpala sila. Uy, pambihira. Hindi na nga binabalik yung kanyang ninakaw. Ang dami-dami pang paid trolls. Tumatakbo pa sa eleksyon. Gusto pang maging presidente. Pinagpala. Hindi, isinumpa yan. Nasagot ko ba yung mga tanong ninyo? Mga kapatid, nasagot ko ba yung mga tanong ninyo? Sister Joy, nasagot ko ba yung mga tanong? Ganda, di ba? Isinumpa ko kayong lahat. Hindi yan pinagpala. Kasi minsan may inggit ka eh. Di ba? Pag wala ka sa Panginoon, di mo alam yung katotohanan ito. If you do not know the truth, you will envy your classmates, your busmates, your office mates, your neighbors. Uy, pambira yung mga suot niya, branded ah. Samantalang ako, oks-oks lang ah. Ano yung oks-oks? Ukay-ukay. Ay, ang kapal ng kilay niya, ang kapal ng lipstick niya. Yung pulse na siya, may pulse eyelashes. Pulse na nga siya, may pulse eyelashes pa siya. Hindi yan pinagpala, isinumpa yan. Isinumpa. Naunawaan po ba natin? Isinumpa. Maliwanag po ba mga minamahal? Did I answer your question? Did I preach to you? The message, no? That enlightened your heart and your mind. So let us conclude this message. Let us conclude this. Balikan natin uli, Joy, yung ano, Malakay 3:16 na to 18. Oh, siguro simulan natin ulit 13. Dito na tayo magwakas. Let us close this message and conclude this message. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Verse 14. Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Wala. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? Baliwala ang paglilingkod, baliwala ang pagsunod sa utos. No? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan. Ibig sabihin niya, mabuhay ng banal, walang kabuluhan yan. Useless, vanity, meaningless. Verse 15. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Akala niya pinagpapala, pero hindi pinagpapala, isinumpa. Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa ng kanilang kasamaan. Katotoo yan. Ngunit hindi sila pinaparusahan. Parang it seems that God is not acting, no? It seems that God tolerating the sinners, no? Tituloy natin ng pagbasa. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Book of Remembrance for the Rewards of Those Who Truly Serve the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tuloy natin. Iba po yung Book of Life, ha? Yung Book of Life, ano yun eh? Those who will enter the kingdom of heaven, no, their names are recorded in the Book of Life. Look, ganun yun. Luke chapter 10, verse 20. Luke 10:20.
Luke 10:20 and Revelation chapter 20 verse 15. Revelation 20 verse 15 and Luke 10:20. Luke 10:20, Revelation 3:15. Pahayag 3:15, Lucas 10:20. Nakatala sa aklat ng buhay sa langit ang mga papasok ng langit. Yun yun. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat. It means we are God's property, not devil's property. Sa lahat, magiging akin sila, sabi ni Yahweh ng makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, and to show forth the praises of Him who hath called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, and to show forth the praises of Him who hath called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. Yan ang mga kanta. Saan natatagpuan yan? 1 Peter 2:9 hanggang 11. 1 Peter 2:9 hanggang 11. Oh. Sa ulado ko yung verses, nakanta ko pa. 1 Peter 2:9 hanggang 11. It is written in the book of 1 Peter 2:9 hanggang 11. No. We are a chosen generation, mga pinili, a royal priesthood. Nako, grabe, yung mga itinangi ng Diyos. A royal priesthood, a holy nation, mga binanal, saints, sanctified, a peculiar people, peculiar, special, an apple of the eye of God, and to show forth the praises of Him, upang magpuri, magparangal sa Kanya, and to show forth the praises of Him who hath called you out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. 1 Peter 2:9 hanggang 10. 1 Peter 2:9 hanggang 10. Naunawaan po ba natin? Yan yan eh, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sa lahat po ng mga tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang mga buhay, sa lahat ng mga nagbibigay na ikapo at handog at first fruits pa, sa lahat ng mga nananalangin, nag-aayuno, nagkakaloob, naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Diyos, to those who are truly accepted Jesus Christ as their Lord, God, and Savior, to those who are truly obeying His command, God's command, doing God's will, and serving the Lord, no? Despite of sacrifices, despite of pain, despite of sufferings, despite of persecutions, despite of many threats, despite of many misinterpretation, we keep on serving the Lord, obeying the Lord, no? Wholeheartedly giving our best to Him. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Our names are recorded in the book of remembrance and the book of life. We have reward from the Lord in heaven. And while we are still here on earth, while we are still here on earth, the Lord is also rewarding us. And we will go to heaven and we will be with Jesus and with the angels in heaven forever. Sa lahat naman ng mga hindi tumanggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng inyong buhay, maaring masabi ninyo, oh, hindi ko na kailangan pang magbagong buhay. Hindi ko na kailangan tanggapin pa, hindi ko na kinakailangan tanggapin pa si Christ bilang Lord God Savior ng aking buhay. Hindi na kinakailangan maglingkod pa, lahat yan eh, walang kabuluhan yan. All these things have no benefits, walang kabuluhan, useless, meaningless. Isang araw, makikita mo ang pagkakaiba. Pag nagising kang nasa impyerno ka na, doon mo malalaman eh. Hindi mo nadala yung bike mo sa langit.
Hindi mo nadala yung kotse mo sa langit, yung motor mo, hindi mo nadala sa langit, yung microphone mo ginagamit sa pag-awit-awit, hindi mo madadala sa langit, yan yung karaoke mo. Hindi, actually, nangingiti lang ako ng konti, pero naawa ako sa'yo eh. Ayoko namang hindi ngingiti, baka sabihin mo, inu-open kita, o baka dinadown kita. Hindi yun ang punto ko eh. Kaawa-awa ka pag napunta ka ng impyerno. Kaawa-awa ka pag kumilos na ang Panginoon. Kakaawa-awa ka. Kaya anong masasabi ko before I close? Number one, sa lahat ng mga tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng kanilang mga buhay, ginagawa at sinusunod ang kalooban at utos ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, tuloy. Huwag haatras, huwag susuko, huwag magbabackslide. Give your best. Oo. Bigay natin ang pinaka-the best natin sa Panginoon, lalo na ngayon, malapit na dumating si Kristo. Lalo na ngayon, magra-rapture na. Ano pang gagawin mo sa buhay mo? Anong gagawin mo pa sa mga ari-arian mo at mga sasakyan mo? Ano ba bang gagawin mo riyan? No? Jesus Christ is coming very, very soon. What will you do with your life? What will you do with your possession? Anong gagawin mo riyan? E tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Di ba? So, kung tinanggap mo na si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, ibigay mo na yung the best mo sa Panginoon. At hindi mo mawalan ng kabuluhan yan. Basahin mo, Malachi 3:8-18. Read Malachi 3:8-18. You could see and you will see the difference between the wicked and the righteous. At kaya sa oras na ito, kung hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, iniimbitahan kita. Alam ko, marami riyan na mga mali ang buhay, huwag mo silang tularan. Sa anong sabi ng Biblia, merong daanan na maluwang eh. Pati pintuan, maluwang, marami dumadaan doon. Merong daanan na masikip, ang pintuan din masikip. Kukonti dumadaan doon. There is a narrow door and a narrow road. No? And only few people find it. But there is a wide road and a wide door, and many are entering it. But this wide road and wide door, you know, it leads to punishment. It leads to judgment. It leads to eternal wrath, not eternal life. Iyon ay walang hanggang parusa doon sa impyerno. Kaya sa oras na ito, kapatid, iniimbitahan kita. Tanggapin mo na ngayon si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. At paalalahanan mo yung mga mahal mo sa buhay na wala pa sa Panginoon, paalalahanan mo. At yung mga papetik-petik lang sa pagiging Kristiyano, paalalahanan mo sila. At sabihin mo sa lahat na ang tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng ating buhay, ang sumunod sa kanyang mga utos, gumawa sa kanyang kalooban, mabuhay ng malinis, banal, matuwid sa kanyang harapan, maglingkod sa kanya ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Sabi nga sa kanta, as long as I live and as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. And I will glorify the Lord. And I will live. Hallelujah. I will live a life. Oh, rabashiri di biyanda lalabashiri di biyanda lalahanda. Rubu, 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 shiri bahan. Taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. Tayong lahat ay umuko at pumikit. Sa oras na ito, damandama natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa oras na ito, damandama natin ang Espiritu ng ating Diyos. Urarabashiri di yanda rarahanda rarabahanda. Sa oras na ito, kapatid, kaibigan, minamahal, mga magulang, mga minamahal, mga anak, ito na ang panahon ng pagsisisi ng kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Ito na ang panahon ng pagtaligod sa mga bisyo at kasalanan. Ito na ang panahon ng pag-iwas sa mga maling aral, doktrina, maling reliyon. This is now the high time. This is now the right time to accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. To repent and to renounce all our sins and iniquities.
to repent and renounce all our vices, to live a life holy and pleasing to the Lord, to do His will and to give our best now to the Lord. Kaya sa lahat ng mga narito, nakikinig at nanonood, asaan man kayo naroon ngayon, taas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit at ibigay natin ng totohanan ng ating buhay sa ating Panginoon. Ibigay po natin ng totohanan, no reservation, no excuses, no alibi. Tayong lahat na narito, tayong lahat ng mga nakikinig, tayong lahat na nanonood, alam mo, malapit nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Malapit na ang wakas ng mundo. Anumang oras ay darating na si Kristo at tutunog na ang pakakap. Any moment, the trumpet will sound. Rapture will take place. The second coming of Christ will take place. The end of the world will take place. Darating na si 666. No? Yung mga mandatory vaccine na yan. Iyaan na ay pasimula. The start of 666, yung mga mandatory vaccine na yan. Yung mga cashless society, cashless living, these are prelude to the coming of the Antichrist, 666. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, lahat ng mga nandito, aminin natin na ang buhay natin galing sa Diyos at ang lahat ng sa atin ay galing sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, iniimbitahan kita, paggamit mo buhay mo sa Diyos, ipaggamit mo lahat-lahat sa Panginoon. Alam mo, dapat isipin mo kung may buhay ka ngayon, gamitin mo sa Diyos. Dapat isipin mo kung anong meron ka ngayon, gamitin mo sa Diyos. At kung meron pang darating, ilagay mo sa puso at isip mo para sa Diyos yan. Hindi yung buhay mo, hindi mo ginagamit sa Diyos. At kung may dumarating, kung saan ano-ano binibili mo, ano-ano saan-saan mo ginagamit yan, hindi ganun, mga minamahal. Magkaroon tayo ng puso, ng pagmamahala, ng pag-ibig, ng hangarin, na mahalin at paglingkuran ng ating Panginoon. For as long as I live, and as long that there is breath in me, I will glorify the Lord my God, and I will glorify the Lord, and I will lift my voice to praise His name for as long as I live, and as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit, and I will glorify the Lord, and I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. Hallelujah. Urarabashiri dibishanda, rarabahanda lalahanda. Panginoon, sa oras pong ito, padaluyin mo ang iyong banal na kapangyarihan sa lahat po ng nandito, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, Panginoon. Ipuin mo sila, touch them, I pray. Let your strong presence manifest in this place, manifest to every listeners and to every viewers, O God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. At dalangin po namin na mailapit niya po kami sa iyo ng mas malapit pa. Mas maintindihan ka pa namin, mas makilala ka pa namin, mas maibigay pa po namin ang pinakadabes namin sa iyo. At mas magawa pa po namin ang dapat namin gawin. At mas maipakilala ka pa namin sa mas marami pang tao, Panginoon, dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Father, use us more mightily, effectively in this final hour. Thank you, God, for giving us an opportunity to know you in a biblical way, to know you in a deeper way, spiritual way. Thank you, God, for giving us opportunity to serve you and to glorify your name. Panginoong Diyos, hindi kami naiinggit at hindi kami maiinggit sa mga mapagawa ng kasalanan. Ang kaligayahan, ang kasiyahan namin ay mahalin ka, paglingkuran ka at ialay ang buhay sa iyo. Ang buhay na ito para sa iyo, ang talento para sa iyo, at anumang meron kami para sa iyong lahat. At ang lahat pa ng darating ay para sa iyo lamang, Panginoon. O Rababakanda, Rababasyanda, Father,
sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, Panginoon. That's them I pray with your spirit, Panginoong Diyos. Mangyari at maganap sa kanila, Panginoong Diyos, ang sinabi ko na kami ay para sa iyo at ang lahat ng nasa amin ay para sa iyo. Lahat pa ng darating, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Our lives are for you. Everything we have are all for you, God. And anything, everything, all things that will come to us will be yours for your glory. Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapatawad ng aming kasalanan. Salamat po sa pagsulat sa aklat ng buhay ng aming mga pangalan. Salamat po sa pagsulat sa Book of Remembrance ng aming mga pangalan. Thank you, God, for saving us, recording our names in the Book of Life and the Book of Remembrance. Thank you, God, for forgiving our sins, cleansing us, making us your sons and daughters. Thank you, God, for eternal life. Our citizenship is in heaven. Lord, ang aming pagiging mamamayan ay mamamayan ng langit. Hindi kami taga rito, Panginoon. Taga langit po kami, dakilang Ama. O maraming marami pong salamat. And right now, Father God, linisin niyo po ang aming mga katawan. Lahat po ng sakit at karamdaman, tanggalin niyo, pagalingin niyo po kami. Mula ulong kantalampakan, mula balat hanggang kaloob-looban, take away all our sins and iniquities. Take away all the guilt and condemnation in our lives. And take all sicknesses and diseases. Take all, Padiga, tanggalin niyo anumang sakit at karamdaman. Tanggalin niyo ang lahat ng kahinaan. Tanggalin niyo ang lahat ng panlalamig at panglalamya. Tanggalin niyo po lahat, Panginoon. Make us perfectly healthy, perfectly wealthy, Panginoong Diyos. Hayaan niyo kami ay maging perfectong malakas at perfectong malusog, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay para sa iyo lamang. Bless the KOJF more. Bless the leaders and attendees of the KOJF. Bless those who are serving you here in KOJF. And those who are giving faithfully their tithes and offerings, even love gifts, even pledges, even prosperous, Father God. Bless them abundantly, God, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Mga kapatid, lahat po ng mga nandito, lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magpasalamat tayo sa kapatawaran, sa bagong buhay, sa kalinisan, sa kabanalan, sa mga pangalan natin, nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. May reward tayo sa langit, nasa Book of Remembrance tayo. Magpasalamat tayo, magaling na po tayo. Ang sabi ko po ay magaling na po tayo. We are healed, we have been healed by the stripes of Jesus. Tayo po ay pinagaling na sa mga latay ni Jesus, sa mga sugat na natamo ni Jesus sa kanyang katawan, ay magaling na po tayo. Isaiah 53:5, we have been healed by the stripes of Jesus. Salamat po, Ama, mula ulong kantalampakan, mula balat hanggang kaloob-looban, kami po ay malusog, malakas, magaling, pinagpala, masagana, matagumpay, Panginoon. Salamat po, Ama ng marami. Salamat po, Ama ng marami. Sige po, lahat ng mga nandito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thank you, Lord. Tandaan natin, mga minamahal, sila'y sinumpa, hindi pinagpala. Curse, not bless. But we are blessed, and they are cursed. And we are blessed, and we will be blessed forever. And we are blessings to the Philippines and to the nations of the world. Thank you, Lord. Sa purihin ng pangalan ng Panginoon, sa magkita-kita tayo, ha? Sa lugar na ito ng Main Church Sunday. Sa lugar na ito ng Main Church Sunday. 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. Ito yung Main Church natin. Sa mga chapters natin, buong Pilipinas, buong mundo, tuloy po tayo. Yung ating radio, television, tuloy tayo. KOJF Church, KOJF Church YouTube and Facebook. Like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube and Facebook fan page. Ito ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord, radio and television programs. Watch and listen. Glory to God. So, attend Sunday. Ito ang place natin. Ito yung lugar natin. Number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Number 60, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Sunday, 10 a.m. to 2:30 in the afternoon. Dalawang service, morning and afternoon.
near Rusty Lopez, boundary of Santo Niño Paliparan. Near Rusty Lopez, boundary of Santo Niño Paliparan. Sa ways, ipinyo lang, Kingdom of Jesus, lalabas yan. Ipinyo, Kingdom of Jesus, lalabas po yan, ihatid po kayo rito. Naunawaan po natin, mga minamahal. If you have more questions, if you have more inquiries, if you have prayer requests, at is but most especially your good testimonies, let us know. Ito, bago natin ikat, no? Meron tayong kapatid na nasa ibang bansa. Siguro hindi ko nasasabihin kung saang bansa yun. Sabi niya, last Sunday, sabi niya, grabe. Nung sinabi po ninyong ipatong yung dalawang kamay sa ulo, sabi niya, alam po ninyo nung sinabi niyo po last Sunday na ipatong yung dalawang kamay sa ulo. First time ko po naranasan sa tanang buhay ko yon. Nag-speaking ng tongues ako, sobrang haba. Grabe. It was my first time that I experienced that kind of experience from the Lord. I spoke in other tongues, in heavenly language, so long, sabi niya. Ito po sa ibang bansa. And another one, very early in the morning, I mean, in the middle of the night, somebody messaged me from Australia, I believe. Australia, kung di ako nagkakamali, or Australia ba? Hindi, Canada. Canada. Yan, o, Canada, kung di ako nagkakamali. Sabi niya sa akin, please pray for my nephew. My nephew is in Cavite. And my nephew was brought to the hospital. He had Kawasaki disease. Meron palang ganun? Kawasaki disease. Hindi Honda, hindi Yamaha. Meron palang ganun. In the middle of the night, no? Sabi niya, alam mo, dapat di ko na ini-entertain yan, no? Pero sabi ko nga sa inyo, ako, no, ay bukas kami 24/7, 24 hours. Pag talagang nangangailangan kayo, if it is emergency, no, if you really need us 24/7, we are awake. So I messaged her and I prayed for that for his nephew, no? Alam mo, tapos kahapon yata, hindi ako nagkakamali. Kahapon, just yesterday, I believe, our sister in Canada, kung hindi nagkakamali, Canada yun, nag-message siya. Sabi niya, thank you very much po, magaling na po yung pamangking ko, yung nephew ko. Gets ninyo? Ganda, no? Kaya, yung mga prayer request ninyo, yung mga tanong ninyo, ituloy niyo yan. Pero yung mga patotoo ninyo, isend niyo rin. At yung inyong tithes, offerings, love gifts, pledges, para sa mga tracts natin, para sa mga libro natin, para sa mga Christian literature natin, para sa Ministry of Compassion, Helping the Poor and the Needy, for the church renovation rental, for the church improvement, sa mga gamit natin sa radio, sa TV, sa music, no? For the lahat-lahat na mission to the Philippines and to the nations of the world, our love gifts, our pledges, and your first fruits. Ngayon, first fruits ngayon. Bigayan ngayon ng first fruits. So send it. So many, many ways to send your love gifts, pledges, donations, tithes and offerings, and first fruits. Send it to BDO, send it to China Bank, send it to BPI, to GCAS. Malakas ngayon, GCAS eh, no? Send it to Palawan, to M. Luvalier, Sabuana Luvalier, Western Union, LBC. So many, many ways, no? At alam ko na ipapadala mo yan, kasabay ng iyong tanong, panalangin, kasabay ng iyong mga patotoo, ipapadala mo ang para sa Panginoon. You know why? Sapagkat ikaw ay isang pinagpala at hindi sinumpa. You are blessed, but not cursed. So purihin ang pangalan ng Panginoon. God bless you all and God bless you more. Hallelujah!